Okay, so buti si Danita inaamin mo. Ay, ano? Buti lang si Danita inaamin mo, si Rachel hindi. Ay, inaamin ko naman talaga kasi alam naman ang lahat ng tao na naging kami ni Danita. Okay. Tony, okay na ba sa'yo? Hindi, si Alex naman. Okay. Okay. Ay, hindi naging kami ni Danita. Hindi, kasi balita ko, nagsiselos ka daw sa mga babaeng nililink kay Kian. Yung selos factor wala na. Wala naman nililink kay Kian eh. Kung hindi ako, so bakit yun na? Ako nga pala lahat extra pala. Oh. May ownership I stand na. Corrected. May pag-claim. Mm-hmm. Okay hindi, lang. Wala naman, wala. Hmm. Okay lang. Yes, parang yes. Ito naman siguro si Richard talaga. Okay, tingnan natin kung meron na magkikis sa tanong ni Benny Andaya. Benny! Yes. Nung nakaraang episode ng Paparazzi, nag-guest ang dalawang mag-ina, si Daisy at saka si Danita. Tinatanong yung dalawang mag-ina tungkol sa'yo, Panayang Iwas. Okay. Anong masasabi mo dito? Nagkausap na ba kayo ng ni Danita at saka ni Tita Daisy? Si Danita po, nakausap ko siya nung sa PO5 nga, last time. So okay naman po kami. Si Tita Daisy, hindi ko pa po siya nakakausap. Anong pinag-usapan niyo ni Danita? Wala, kumusta? Nagkasalubong po kasi kami. Pero okay naman kayo ni Tita Daisy? Wala naman kayo? Oo, okay naman po dahil wala naman, ano yun? Though before nagkaroon ng something, pero nung bandang wala naging okay naman kami. Kaya wala naman pong wala nang problema. Kian, follow up lang dun sa question about Rachel Ann. Kasi dalawa sa kapatid ko, kasama ni Rachel Ann sa bahay. Nandun, isa sila ng bahay. Ay, nakikita ka ng dalawa kong kapatid na nandun ka. Ano ba, pupunta po naman kasi talaga ako sa kanila. Dahil una-una, malapit siya sa bahay namin. And okay. We write songs together. So we're really good friends. And so you write songs together. Hindi naman siya pinagbabawalan, Alex, sa pumunta doon. Ay, hindi doon. Naman. Kahit sino pwede niyang kaibigan. Okay. Pero huwag niyang mahalin. Mm-hmm. Yes. Kasi alam ko talaga close friends sila ni, ano, di ba, Rachel? Kasi parang nung kayo pa ata ni RC, friends na talaga kayo, di ba? Mm-hmm. Sorry na bakit kumain. RC. Medyo matindi ka nga eh. Sino RC? Mas close ka kay Rachel. Nag-interview sa close kanya. Ka kay Alex. Pero di ba ka mas close? Yung level of close. Iba eh. Mag-iba po kasi si Alex na kasama ko palagi rin sa PO5. Sa parehong close. Ako. Uh-huh. Pero hindi pa close book si Rachel. O close book na? Friends lang daw sila, lang. Sabi niya. Pero okay. Ang hirap magsalita, actually. Hindi talaga. Parang, bakit mahirap magsalita? Hindi, manghirap lang kasi parang ewan ko eh. Hindi ko alam. Hindi ko may pinaprotektahan ka ba? Hindi ko ma-explain. Pero ang hirap lang magsalita. Para juicy. Ang hirap na. Ay, juicy. Ano ba? Okay. Ilabas mo. So, bibitahan na lang natin sila. Okay, kapatid. After po ng Paparazzi, season ender na namin. Abangan yun. Tapos meron kaming season 2, so magkita-kita po tayo. It's 4 p.m. po yan every Sunday dito lang sa TV5. Directed by Direct Joyce Bernal. Maraming salamat. Isang sample lang. Paano mong kinakausap si Kian doon sa BFGF? Yung dialect. Sir Kian. Ano ba talaga relasyon nyo? Bakit ni Ma'am Rachel ba? Okay, Gian. Ayun, ngayon nasa SM Santa Rosa kami. Sa July 6 sa 70s Bistro Anonas, July 14 SM Pampanga, BFGF Mall show 'yun. So kasama namin si Alex at yung podcast. July 18 SM Das Marinas, BFGF Mall show then. Tsaka thank you pala sa Converse at sa Levi's. At sana kuha kayo ng album namin, yung Kala Lili. Tsaka follow nyo kami sa Twitter at Kala Lili Band. Ako at Kian Cipriano. Tsaka watch out for BFGF official soundtrack. Wow! Okay, maraming salamat. Thank you. Thank you, Papa. Thank you. Keep us posted, yung development, yung Twitter, friendship. Twitter, ha? Okay. At sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, alam po natin na pagdating sa kantahan, sa pag-arte, wala pong kukwestiyon kung sasabihin namin na isa sa pinakasikat na batang actress ngayon si Sarah Geronimo. Sa isang natatanging pagkakataon po ay na-interview ng ating kapatid na si Rufa Gutierrez, ang magaling na actress-singer. Panoorin po natin ito. Hi, Sarah! Welcome to Paparazzi! Okay, pag-usapan natin ang ating kapatid. Ano naman ang masasabi mo about Juday? Si Ate Juday, naiiba sa mga artista na katrabaho ko po. Sa kanya ko po talaga na nakita yung totoong... Ano? Bakit? Kasi sabi niya kasi ano daw, kung ate ka daw niya talaga sa totoong buhay, ayusin daw niya yung schedule mo para hindi ka daw trabaho ng trabaho at makapag-enjoy ka naman to go out with your friends or to enjoy time with your family.
Ano masasabi mo daw? Very lucky ako na nakatrabaho ko si Ate Juday. Hindi lang dahil kasi siya si Julie Ann Santos, ang drama queen. Kung hindi, talagang yung friendship na nabuo po sa amin. Okay, so Sarah, while you were away, ang dami-dami nangyari dito sa Pilipinas. I'm sure alam mo rin, and ako rin, and ano reaction mo sa interview ni John Lloyd Cruz sa The Buzz 2 weeks ago? Because he said na he never promised daw that to wait for him. Mm. Ano ba talagang totoo kay John Lloyd Cruz na pareho nating kaibigan? Ano ba talaga totoo, Miss Rupa? Ako, sinabi ko na lahat. Wala na akong tinago. Ikaw naman. I mean, what's the truth behind that? Kasi up to now, nagagalit yung mga fans mo. Yeah, JL. Okay. Kasi syempre parang, ay, hindi lang nasasaktan ka. So once and for all, i-clear na natin. Hindi ba naman sagot eh. Wala naman po talagang gano'n na pinaasa. So, yun lang naman po yun. Wala naman pong gano'n. Isa sa mga unang ni-reveal ni Sarah sa amin ay ang kanyang takot kung sakaling pagsamahin sila muli ni John Lloyd para sa isa na naman sequel ng kanilang pelikula. Honestly, natitension ako gumawa ng part 3. Kasi itong pagsasama namin ni Ate Judy Ann, kumbaga gusto kong makatrabaho muna yung mga ayoko po ma-stuck sa love team. Sarah, puso sa puso, ikaw ba na in love ka na? Sarah Rupa! Ayoko na tanong yung iba mga questions dito. Ay, you know. Divine, parang si Mommy Annabelle nandiyan sa likod. Kung na in love na. Hala! Bilang 21 years old, parang abnormal naman po yata kung wala akong magugustuhang tao, di ba? So, may mga naging crush, naging inspirasyon. But when the time comes na ma-in love ka, handa mo ba siyang ipaglaban? Come what may. Puro ako tawa. Di ba parang corny naman, when are you gonna have your next boyfriend? Siyempre hindi naman natin masabi yon. But let's say 2 years from now, 3 years from now, if ever the time comes. Siguro pag nakita ko po talaga na he is worth fighting for. At pero napakahirap kasi ng against all odds, di ba Miss Rufa? Napakasarap ng feeling na welcome siya sa lahat ng mga mahal mo sa buhay, may pagmamalaki mo. Napakasarap ng ganung feeling, di ba Miss Rufa? Hindi talaga. Kasi ang hirap talaga na hindi magustuhan ng parents mo. Or it's very difficult, especially coming from me na ang dami ko ng experience sa ganyan. Every time na inaaway ko mommy ko because of a guy, lagi siyang tama. Huwag mo awayin ang mommy mo. Ano mo, mommy? Opo. Because parents are always right. Tama talaga. Nakakinig ka talaga. Next shot, you're invited to my roof fabulous party. So stay tuned. And on Hello Dolly, makichika sa latest events sa buhay ng Rosario lead star na si Jeneline Mercado. Bagong revelations tungkol sa kanila ni Dennis Trillo at pagkikita ni na Patrick Garcia at anak na si Alex Jazz. Ibubunyag na after a few clicks. On Extreme Close-Up, sa unang pagkakataon, ina ni James Yap magsasalita na ang kanyang saloobin sa hiwalayang Chris at James ilalantad na. Diamonds are forever in Casino Royale. That's my theme for this evening, 007 James Bond. It's my birthday again. Alam nyo, actually, ayoko mag-celebrate, pero tong kaibigan ko na si Tim Yap, napakabait. Sabi niya sa akin, he's gonna give me a party every year until I'm 6 years old. Kaya eto na, andito na tayo sa Republic sa Resorts World at tingnan natin kung sino yung mga glamorous and fabulous na mga visitors ko. Check this out. Ay nako, ang nag-iisang Rufa G, kapag nag-birthday ka talaga dapat pasabog. 4 na oras akong naghanda para lang matuwa ka. Odilon, simple. I bought it, ready-made. Gucci. And it's James Bond. I'm James Bond. I've known Rufa since 1990. She's one of my best friends in the whole wide world. Rufa has so many different facets to her. Kaya nga siguro siya